Hello and welcome to the Corporate Slave IT Edition. So before I begin on my next topic, I would like to thank the Power of Friendship sa mga nanood ng pilot video ko. Since baguhan lang ako, I'm still figuring it out kung paano malaman kung sino yung first 10 na unang nag-like para mabigyan ko ng prize. So ang na-appreciate ko talaga sa mga IT folks, puro constructive criticism ang tangit ko para may yung mga content na gagawin ko and yung respect ko sa mga informative influencers tumaas dahil ang hirap pala mag-isip ng content. So anyway, for today's topic, ang pagiging corporate slave, I will be discussing recruiters, recruitment process, hiring process. Since lahat naman tayo na swelduhan, dumadaan dito. Now, I just want to do a shout out sa mga, and thank you sa lahat ng mga recruiters out there. Kayo yung mga unsung heroes ng mga companies. At minsan, really, you don't get the credit that you deserve. So on my end, I want to thank you. Now, let's talk about recruiters. So may two types of recruiters. Sa IT industry, so ito yung mga tinatawag na third-party recruiters and in-house recruiters. Yung mga third-party recruiters na sikat na alam ko sa IT industry, ito yung Viventis, Robert Walters, John Clements, RBT, IPI, Teledevelopment, HR network at marami pang iba. So yun, it's a big business before the pandemic to source IT talent. So I remember one of the companies I have worked for before na we had to allegedly pay between 175 to 300k per each successful applicant. So ito yung mga senior to lead to director roles. At take note, itong ginamit namin na itong recruiter, budget meal pa itong firm na to. Yung payment terms, kailangan mga 3 to 6 months yung successful applicant sa company before they can get their payment. Pero meron din naman upon contract signing. So kaya madami talagang nagsulputan ng mga third party recruitment firms. Ngayon, if you're looking for this as your career, magandang career din naman ang technical recruitment. Kasi nga, besides sa salary, may commission ka pa for every successful hire. Kaya minsan, alam mo tayo, yung mga IT people, we get calls from two different recruiters for the same company role. So, yun. Now you know. Yun. So, ngayon, yan yung third party. I want to move over to yung in-house recruitment. So, itong in-house, ito yung mismong mga recruiters na nagwo-work sa company. Okay? Dito. Ngayon, lumalabas yung mga referrals. So, depende sa company and depende sa position. So, ranges ng referral fees between 25k to minsan as high as 100k referral bonus. So, same concept din naman. Dapat ma-regular yung ni-refer mo or yung referral bago mo makuha yung referral bonus. So, minsan kasi we as hiring managers gusto namin yung referrals kasi mas madaling mag-adjust yung employee dun sa role. May kakilala nga ako before na ginawa itong negosyo ng mga empleyado. So, naalala ko nun may isang kasama ako dati. Nakasampung referral siya, so jackpot. So, and I think nothing's wrong as long as malawak naman yung network mo and yung talagang gusto mo naman makatulong. Yun. So ngayon, ano bang mga tools ng ginagamit ng mga recruiters? So syempre nandiyan yung mga famous job sites, yung LinkedIn, JobStreet, Monster. So yun, bilang isang corporate slave, kailangan kang gumawa nung profile like sa LinkedIn and make sure na maayos. Mostly ito yung mga go-to ng mga recruiters . So ayusin mo yung picture mo. So pakuha ka studio, kano lang, 80 pesos lang yun . So
And yung resume mo and work description, ayusin mo so para pag nag-search sila ng mga tags, ikaw agad yung makikita. So, wag na wag mong ililink yung mga FB, IG, or TikTok mo doon. So, keep it separate. Now, syempre, Chris, paano kung fresh grad ako? So, yun. Syempre, kung wala kang experience at wala ka pang malagay sa profile mo, so, ang pro tip ko, create your own experience. So, ako noon, nung nag-start ako, gumawa ako ng mga small systems sa mga family business ng mga relatives namin or sa mga kakilala, and pwede mo na yung ilagay as experience mo sa resume. Or kaya gumawa ka ng website, madami naman free sites na pwede kang magpunta sa LinkedIn Learning, Plural Site, Trailhead, yun yung mga free sites na pwede kang makuha ng exposure, or kung you want to explore, you can create yung mga microservices. Hindi naman ako nandito para turuan ka kung paano gawin yung resume mo, kasi discarte mo na yan. Kasi ako one point in my career, umabot ng 15 pages yung resume ko. So ngayon ko na lang siya na modify recently, in recent years, na umabot ng 5 pages. Pero yun nga, instead of teaching you about resume, turuan na lang kita kung ano ba yung hinahanap ko as a recruiter or as a hiring manager when we hire for a role. So let's say I'm looking for a .NET developer. Ito yung gusto ko kagad makita sa first page ng resume. So skill set, actual project experience, using that skill set, and skill level mo on that experience. So plus na lang yung mga other tools. So kung mapapakita mo yan clearly, malaki ang chances mong mapansin yung resume or profile mo ng mga search algorithms na para ikaw lumabas dun sa top 10. Siguro ang isang suggestion ko na lang, kung may 3 years experience ka na, tanggalin mo na sa profile mo yung OJT experience mo. It's not needed. Okay. Ngayon na since medyo mahaba-haba na tong video na to, gagawa na lang ako ng part 2. So, to discuss more about yung recruitment process, interviews, and yung hiring process, offers, and yun. So, I just want to thank your time. Remember to like and subscribe. Stay healthy, stay safe, and see you again on the next video.